wasap-wasap niyan, ito na mga Samski, driver, ang mama nung pero hindi nagsasabi. Good morning po sa ating mga subscriber, sa lahat po natin mga white noise friend, at sa lahat po na sumusuporta sa ating channel niyan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yan, sana po ay malayo tayo sa anumang kapamakan ngayon at siyempre sa mga araw niyan. Ano ba ang pag-uusapan natin? Pag-uusapan natin ngayon kung mayroon pa tayong nararanasan sa ating munting manok na tayo po ay nagkakaroon ng mga panlaman ng manok na nangingitim. Lalo na po pinibitaw. Minsan kasi nakakabili tayo ng manok na hindi natin alam ang history nito. Yan. Lalo na yung pagkabata sila at minsan nagkaroon sila ng halak. Ngayon, paano ito makaka-apekto sa manok natin? Kaya kasi minsan nagkukulang ng oxygen ang ating mga alagang manok pag ating pinagkakaroon sila nangingitim yan. Tulad sa atin po, ha? Pag short ang oxygen natin, nangingitim din tayo, namumutla tayo, di ba? Yeah? Minsan nangingitim din ang mukha natin, namumutla ang labi natin, di ba? Tulad din sa ating mga manok, ay sila ay may magandang respiratory system. Yan! Mayroon kasi, ang bagay nila kasi, may mga air shock yan, yan. Pag kulang po sa oxygen, ang ating mga alaga, eh, doon tayo nangitim sila. Kasi paghinga ng baga ng ating mga alaga, ngayon papasok yung oxygen sa loob, ngayon mayroon po yan mga air shock na nakapalibot sa baga nila. Yun, paghinga nila, pagpasok ng oxygen nila sa kanilang baga, i-distribute ngayon yun doon sa mga air shock. Minsan po, nagkakaroon kasi ang ating mga disclaimer po, ito ay sa ating pagkasagisip at ating pag-aaral. Alam nyo naman po ay nandito po tayo sa pag-breeding niya. Kaya dapat nalalaman po natin kung ano man ang mga darating pa sa atin at ating mga papagandaan. Minsan kasi po, pagpasok sa baga ng oxygen, ngayon, i-distribute yon sa mga air shock niya. Ngayon, minsan po kasi, paglabas ngayon ng oxygen, nagkakaroon ng bara sa kanal nila ng air shock nila. Kaya nahihirapan, nangingitim, nagkakaroon ng short. Ngayon, minsan hinihingal at nangingitim ang ating mga alaga. Yan. Kaya pag binibitaw natin, sila po ay nangingitim. Yan, sabi ko nga po, baka nung bata pa sila, nagkaroon ng alaga. Minsan po, mas maganda po na palaging ating mga alaga ay mayroon pong tubig. Yan. Kasi mahirap po matuyuan ang air shock nila na hindi sila nakakainom. Pag matuyuan po yan at biglang nakainom sila ng tubig, yan, doon po nagkakaroon ng halak ang ating mga alaga. Yan. Kaya kiminsan, doon nangingitim pag ating binibitaw yan. Ito po, disclaimer po ha, ito po ay aking napag-aralan lang, ating nasaliksi. Yan. Ating bigan sa ating pagbabasa niyan. Kaya sinishare ko rin po. Baka hindi po nyo alam niyang bakit nagtataka tayo. Bakit kanya ang aking manok pag aking binibitaw? Bigla na lang nangingitim. Yan, di ba? Mga ganun. Yung parang tinatawag na tawagin nila ay sampaga. Yan. Sa susunod po, pag-uusapan natin kung ano naman po ang maibibigay nating lunas niyan. Isa-isa lang po niyan. Ngayon po, pinaalam ko lang sa inyo kung paano at bakit nangingitim ang ating mga alaga pag ating binibitaw. Yan. Ah, yun, kumutat na naman. Sabi ko nga, pag nagbara yung air shock nila, nahihirapan maglabas-pasok yung hangin sa kanila. Yan. Kaya pag binibitaw natin, biglang nangingitim po sila niyan. Kasi po, ano na ngayon nangyayari? Sabi ko nga, pag kulang kiminsan ang ating manok, kailangan palaging may tubig sa kanilang mga bahay para nakakainom sila, para hindi sila nahihirapan na matuyo yung kanilang air shock. Yan. Pag natuyo kasi yan at biglang nakainom yan, sunod-sunod ang inom yan, yan. Minsan doon po nagkakaroon ng halak ng ating mga alaga. Yan, maraming salamat po. Sana po ay pagbigay tayo ng info sa kanila, sa inyo, at kahit pa paano ay nakapagbigay tayo ng tips at kung paano nangyayari at paano nangingitim ang ating mga alaga pag ating binibitaw. Yan, sa susunod pong episode natin ay pag-uusapan natin kung ano naman ating may bibigay ng lunas, mag-natural man kung ano man ang bibigay. Yan, maraming salamat po sa walang sawang suporta kay Kasamsi, driver, nagmamanok pero hindi nagsasabok. Bye-bye po at siyempre, God bless po
sa inyong lahat. Yan, ikot-ikot muna tayo. Yow, yow, yow! Thank you.